sa pagdinig ng Senadong ilang menor de edad na nakaranas ng pang-aabuso mula sa umano'y kulto na Socorro Bayanihan Services Inc. sa Surigao del Norte. Sa joint hearing ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs at Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, ikinuwento ng alias Jane, hindi niya tunay na pangalan, na siya ay sapilitang ipinakasal sa isang 18 anyos na lalaki nung siya ay 14 na taong gulang pa lamang. Mismo ang lider ng Socorro na si Senyor Aguila ang nagkasal sa kanila at hindi raw sila pupwedeng tumanggi sa kasahal dahil utos umano ito ng Panginoon. Unang step daw is ipapatawag yung mga secretaries, tapos inilista kung sino ang mga single na lalaki at single na babae. Tapos ang age ng mga babae ay 12 pataas, habang sa lalaki is 18 pataas. Tapos si Senyor Aguila ang magpapares. Oh, magpapares, sabi ikaw paired ka nitong isa. So hindi daw sila pwedeng humindi dahil Diyos naman daw kasi ang nagsasabi na yun yung pares nila. So after sa kasal, kailangan sila magsiping. At sinabi daw ni Jerence na pwede authorize ka ng kunin or rape yung ano mo, yung wife mo kasi kasal naman kayo. Ang testimonya ni Jane na translate po sa Tagalog ng kanyang abogado na si Attorney Ruth Restauro. Isa namang alias Renz ang nagsabing hindi sila pinapapasok sa eskwela at sa halip ay sinasanay sila para maging sundalo. Ganito rin ang naging karanasan ni alias Coco. Renz, bakit ka ba tumakas sa kapihan? Kay wala may eskwela sa karibisok 12 edad. Hindi pag yabukubibubusuhat. Wala kasi silang pag-aaral, Your Honor, at 12 na yung edad niya. Hindi pa siya marunong sumulat. Sorry rin, sorry. Una na pong sinabi ni Senator Risa Ontiveros na pinapapadel o sapilitang pinalalangoy sa dumi at ihi ng tao. Pasintabi po ang mga miyembro na lumalabag sa panuntunan ng grupo. RMN Network News.